mga bata, magandang araw at welcome sa ating Junior Worship. Mga bata, ngayong umaga ay inaanyayahan ko kayo sa ating pagsamba. At ganun din, katulad ng palaging sinasabi ni Ate Edel, huwag nating kakalimutang i-share ito sa ating mga friends, sa ating classmates, sa pamamagitan ng pag-share sa kanila or pag-message sa kanila sa Messenger at pag-share ng post natin from Gatbuca United Methodist Church page. Yun lamang mga bata at tayo ay magpasimula na sa ating pagsamba. Para sa ating panimulang awitin mga bata, ay hayaan nyo na pangunahan tayo ni Kuya Tubi sa ating pag-awit. Ngayon mga bata, para sa ating panimulang panalangin ay papangunahan tayo ni James. Kaya katulad ng lagi natin ginagawa, ating itiklop ang ating mga kamay, ipikit ang ating mga mata, at ilupo ang ating mga ulo. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat po sa araw-araw niyong pag-iingat sa amin. Nawa po ay patulong niyo kaming bigyan ng blessing at huwag pababayaan sa anumang kapahamakan. In Jesus' name I pray, amen. At ngayon mga bata, ay dumako tayo sa ating mensahe. Ngunit katulad ng palaging paalala sa atin ni Ate Eden, huwag muna tayong makikipagkwentuhan sa ating mga katabi at manatili lamang tayo sa ating pagkakaupo upang marinig natin kung ano kaya ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Okay ba yun mga bata? Kung oo po, ay mabuti. Kaya ngayon mga bata, ay nais kong itanong sa inyo kung narinig nyo na ba ang pangalang Moses. Ayan, si Moses mga bata ay isa sa mga kilalang character or character sa Biblia. Pero ngayon, mga bata, ang kwento natin tungkol kay Moses ay noong siya pa lamang ay isang batang sanggol. Siguro ang ilan sa atin narinig na ito, pero or ang pangalang Moses, pero ang iba sa atin, maaaring ngayon pa lamang din naman natin maririnig ang pangalan niya.
Pero hayaan nyo na ngayong umaga na ikwento sa inyo ni Ate Edel kung ano kaya ang nangyari noong bata pa sa buhay ni Moses. Ano kayang nangyari sa kanya kung bata pa siya, kids, nung baby pa lang siya. Kaya ngayon ay sama-sama nating alamin. Sige mga bata, pakinggan natin ang kwento tungkol kay baby Moses in the river. Ang sabi, kids, lumipas daw ang mga panahon at nagkaroon muli ang Ehipto ng isang bagong hari. At hindi ito nakakakilala kay Jose. Kaya't kanyang sinabi sa kanyang mga kababayan, sabi niya, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't ang ginawa ng paraon mga bata ay naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan palalo ang mga Israelita. Ipinagawa ito ng paraon sa mga lungsod ng Pitom at Ramses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito mga bata, ang mga Israelita'y lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Kawawa naman ng mga Israelita mga bata, ano? At matapos nito mga bata, isang araw ay ipinatawag ng paraon si Sifra at Puwa. Sila ay mga komadron ng Hebreo at sinabihan ng paraon ang dalawang ito na, sabi niya, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit, dahil sa takot sila sa Diyos, sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito mga bata ay ipinatawag muli ang dalawang komadronang ito at itinanong sa kanila ng paraon, bakit hindi ninyo pinapatay ang sanggol na lalaki? Isinisilang ng mga Hebreo. Ang sagot nila ay, mangyari po, madali po silang manganak. Kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin. Sagot nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. At matapos nito mga bata, ay iniutos naman ng Farao sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isinisilang ng mga Hebreo at hayaan namang mabuhay ang mga babae. At matapos nito mga bata, ay may mag-asawang buhat pa sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang batang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya't 3 buwan itong itinago ng kanyang ina. Matapos nito kids, nang hindi na siya maaaring itago pa, ay kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran
ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos nito mga bata, ang ginawa ng kanyang ina ay inilagay niya rito ang batang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pampang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng batang sanggol ay tumayo sa dikalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Ibig sabihin pala mga bata ay sinubaybayan siya ng kanyang kapatid. At matapos nito, mga bata ay maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. At natawnawan niya ang basket kaya't ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Pagkatapos noon, nang maiabot sa kanya yung basket kids, ay inalis niya ang takip nito at nakita niya ang isang batang umiiyak. At matapos nito, nung makita niya ang batang ito, ay naawa siya kaya't nasabi nito na ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay dali-daling lumapit sa prinsesa at ganyang sinabing, kung gusto po ninyo, ihahanap ko po kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan. At ang sabi ng anak ng Parao, sige, ihanap mo ako, sagot niya. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nung dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, ay dinala siya ng kanyang ina muli sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. At sinabi niyang, iniahon ko siya sa tubig kaya't Moises ang ipapangalan ko sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento tungkol kay Moses. At ngayon mga bata, sa ating narinig ay napakaganda, hindi ba, ng naging karanasan ng isang batang Moses na kung saan ay kahit na ipinapapatay noon ang mga batang lalaki ay nakita natin kung papaano siyang pinag-ingatan ng ating Panginoon, ganun din ng kanyang magulang. At hindi siya napahamak kahit na siya ay hinayaan munang maanod sa ilog sapagkat ito yung kailangan nilang gawin o nang gawin ng kanyang ina upang siya ay maligtas sa kamay ng Paraon. Pero mga bata, katulad ng sinabi ni Ate Edel, hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Hindi ba kids? Ganun din yung ating mga magulang. Hindi nila tayo pinapabayaan sa tuwing tayo ay nagkakasakit, hindi nila tayo pinapabayaan na magutom, hindi din nila tayo pinapabayaan na masugatan dahil sila ay malulungkot kapag ka mayroong nangyari sa ating masama. Hindi lang ang ating mga ina, kundi ang ating mga magulang. At katulad ng ating mga magulang, ay ganoon din ang ating Panginoon sa atin. Tayo din ay pinag-iingatan ng ating Diyos at palagi niya tayong inilalayo sa anumang kapahamakan, sa anumang karamdaman, sa anumang sakuna. Hindi mga bata, katulad ngayon na mayroon tayong pandemya, magpasalamat tayo kay Jesus or kay Lord dahil tayo ay malakas at wala tayong sakit. Dahil ito ay nagpapakita na tayo ay pinoproteksyonan ng ating Panginoon. Kaya't huwag nating kakalimutang magpasalamat mga bata sa ating Diyos, una tigit sa lahat sa ating Panginoon, sa kanyang pag-iingat sa atin, at magpasalamat din tayo sa ating mga magulang dahil sila ang ginagamit na instrumento ng ating Panginoon upang tayo din ay mapangalagaan at mapag-ingatan habang tayo ay nandito pa sa lupa. Okay ba yun mga bata?
Lagi niyong tatandaan na mahal tayo ng ating ama't ina, ating mga magulang, at ganun din lalo tigit ng ating Panginoon, at ang laging gusto nila ay yung tayo ay nasa mabuting kalagayan at yung ating pag-iingat. At iyon lamang mga bata, at nais din i-share sa atin ni Ate Edel ang ating memory verse ngayong araw na ito na matatagpuan natin sa Psalm chapter 46 verse 1. At ang sabi dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ulitin natin mga bata, Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Ayan mga bata, huwag nating kakalimutan na ang ating Panginoon ang siyang palaging magtatanggol sa atin at mag-iingat sa atin, at siya ang palagi nating magiging kalakasan anuman yung ating mga sitwasyon at ating mga kinakarap, at hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon, at lagi na tayong tutulungan, iingatan at poprotektahan. Magandang umaga mga bata! God bless us all! Para sa ating pangwakas na awit ay sama-sama nating kantahin ang Kasama Natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, hindi ako mangangamba, hindi ako magabalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Ngayon mga bata, para sa ating pagbawakas, ay sama-sama tayong dumalangin sa ating Panginoon. Kamay ko ititiklop, ulo ko iyuyuko, at ako ay pipikit, at ako ay mananalangin. Kaibigan naming Jesus, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito, sa muli po naming naging pagsamba para sa araw po na ito. Salamat dakilang Diyos, sapagkat Ikaw ang aming Panginoon na lagi pong nag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon, at palagi niyo po kaming pinag-iingatan sa anumang pagkakasakit at lalo tigit sa anumang panganib, Panginoon, katulad po kung paano niyo pong iningatan si Jesus, si Baby Moses, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na iniingatan niyo po ang bawat isa po sa amin dahil mahal niyo po kami. Lalo tigit, Panginoon, sa pandemyang ito, nawa po ay lagi po namin maranasan ang inyong pag-iingat sa bawat araw po, Panginoon, ng aming mga buhay at sa lahat po ng aming ginagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isang bata, dakilang Diyos, na kasama po namin sa aming pagsamba, Panginoon. At ito po yung aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.